Isa sa mga utos ng Diyos ay alalahanin mong gawing banal ang araw ng Diyos. Keep holy the Lord's Day, ika nga sa wikang Ingles. Iyan ay isinapuso ng batang Padre Pio na si Francesco. Ngunit napahamak siya dahil sa mahigpit niyang pag-unawa at pagsunod nito. Sinita niya ang anak ng kanilang matalik na pamilyang kapitbahay na si Andrianella Brambilla isang linggo ng pista ng Pentecostes at pinagmula ng kaunting gusot sa magkapitbahay na Forgione at Brambilla. Ano nga ba ang nangyari sa pagitan ng dalawang batang ito? Ano ang aral na natutunan ni Francesco sa yugtong ito? Alamin ang mga detalye at manatiling nakatutok. Ang ating episodyo ngayong araw ay pagpapatuloy ng isa sa nakaraang episodyo kung saan sumama ang loob ni Francesco ng magmura ang mga kalaro niyang mga bata. Matatandaan na tumakbo siya, umiyak at nagtago sa likod ng kahoy na tarangkahan kung saan natagpuan siya ng kanyang ina na pinahupa ang kanyang sama na loob. Humingi si Francesco ng kaunti pang oras na manatili roon at nangakong uuwi bago sumapit ang gabi. Nagpatuloy siya na may kaunting mga panalangin na tila ba ibinabato niya sa langit sa kanyang paglalakbay pauwi. Hanggang sa dumaan siya sa bahay ng mga Brambilla. Namataan niya si Andrianella sa harapan ng bahay nila, abala sa pagtatahi ng pulang na laso nag-satin. Ang kanyang isip ay malalim na nakatuon sa kanyang trabaho, kaya hindi niya pinansin si Francesco na huminto at kumunot ang noon nito. "Anong ginagawa mo?" matipid niyang sabi. Tumingin pataas si iritado. "Bata, baliw ka. Sinabi ko na sa iyo kahapon na ikakabit ko itong pulang laso sa aking damit." "Pero linggo na. Linggo ng Pentecostes," paalala ni Francesco. "Oo naman, ang aking nono at nona or lolo at lola sa Italiano ay darating ngayong gabi para sa kapistahan. Ilang araw silang mananatili para tumulong kay Papa. Kailangan kong tapusin ito para maisuot ko ang damit para sa aming hapunan. Kaya wala akong oras na makipag-usap sa iyo." Muling ngumuwi ang labi ni Francesco. Bumalik ang lungkot na nararamdaman niya kanina. Ito ay patungkol sa nangyaring pagmumura ng mga kalaro niyang mga bata. "Pero Andrianella Brambilla, alam mo naman na di ka dapat magtrabaho kapag linggo. Tumigil ka kagad. Sinasaktan mo ang Diyos." Kinitigan siya ng batang babae ng malayerong tingin. Kinitigan din siya ni Francesco pabalik, puno ng galit. Nanginginig ang maliit niyang katawan. Binasag ni Andrianella ang katahimikan habang bumuntong hininga na mapangutya. "Makitid ang utak mo, Francesco." At bumalik siya sa kanyang pananahi. Naghimutok ang loob ni Francesco. Sinunggaban at inago ang damit sa kandungan ng dalaga. Pinunit niya ang pulang na lasong satin. Sinira ang buong araw na trabaho ni Andrianella. "Francesco, luko-luko ka." Sinugod niya ito ngunit mabilis na umiwas ng bata. Sa paghagis ng damit sa lupa, dinukot niya ang isang gunting sa kahon ng pananahi ni Andrianella at ginutay-gutay ang satin na laso sa mga piraso. Napasigaw si Andrianella, napahawak sa kanyang buhok at nagpapadyak sa galit. Inihagis ni Francesco ang mga piraso sa kanya. "Panatilihin mong banal ang araw ng Panginoon," malamig niyang sabi sabay hagis ng gunting sa lupa. Lubos na inaasahan ni Francesco ang isang sampal sa mukha, ngunit sa halip ay napaiyak si Andrianella at tumakbo papasok sa kanilang bahay. Naiwang mag-isa si Francesco sa kalye, ang damit ng Pentecostes at mga pirapirasong pulang satin ay nakalatag sa lupa sa harapan niya. "Ano bang nagawa ko?" gulat na bulalas ni Francesco. Wala siyang oras na magmumuni-muni dahil wala pang isang minuto ay nagkaroon na ng kaguluhan mula sa loob sa bahay ng mga Brambilla.
Nahimasmasan siya sa ingay. Tumakbo siya pa uwi at kumaripas ng gusto. Tila siya ay lumilipad, tumatakbo sa isang panaginip. Binaliwala niya ang mabatong kalsada sa ilalim ng mga paa niya. Ang lakas ng tibok ng puso niya na parabang lalabas ito sa dibdib niya. Pagdating niya sa bahay, hindi siya pumasok sa pinto sa harapan. Sa halip, dali-dali siyang bumaba sa dalisdis o slope patungo sa likod ng bahay nila, tumalon sa kulungan ng mga tupa, tumakbo sa bodega at ibinagsak muna ang sarili sa bunto ng dayami. Pagkatapos ay humikbi siya sa pangalawang pagkakataon ngayon, ngunit mas marahas kaysa dati. Naisip niya ang kanyang mga banal na resolusyon kanina at kung gaano niya ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Ito ay patungkol doon na naman sa mga batang nagmura. Ngayon parabang naging tanga siya sa pag-aakalang magiging madali lang ito. Iyon ay yung kanyang resolusyon na ginawa bago siya pumunta sa bahay ni La Andrianela. Hindi nagtagal, tinawag ni Ginang Brambilla si Mama Pepa. Hindi marinig ni Francesco ang kanilang sinasabi mula sa bodega, ngunit alam niya ang laman ng usapan. Naririnig niya kung gaano kabalisa si Ginang Brambilla at ramdam niya ang pagkabigo sa tono ng kanyang ina. Ngunit ang pinakamasama ay hindi ang narinig niya, kundi ang hindi niya narinig. Walang nagmula sa kanyang aba. Iniisip niya na kung ano ang dapat isipin ng kanyang aba tungkol sa lahat ng ito. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa itaas at humupa ang mga boses. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto sa itaas. Inaasahan niyang mabababa ang kanyang ama sa hagdan na may latigo para hagupitin siya. Ngunit si Mama Pepa pala yun, ang kanyang ina. Umupo ng tuwid si Francesco na sumisinghot. Mama, ako ay pak. Ang kahoy ng kutsara ni Mama Pepa ay tumama sa gilid ng kanyang ulo. Aray, iling ni Francesco. Ano bang problema mo, ha? Sino ka ba sa tingin mo? May ideya ka ba kung gaano ang galit nila Andrianela at Ginang Brambilla? Sinisiraan mo ang mga dating kaibigan ng ating pamilya at ginawa mong masasamang magulang kami ng iyong ama. Sino ang ginawa mong Panginoon at amo ng batang babae ngayon? Nagpatuloy si Mama Pepa na ikinakaway ang kanyang mga brato. Ikaw ba ang kuya niya? Ikaw ba ang ama niya? Hindi, isa ka lang kapitbahay na lalaki na walang pakialam na hawakan ang damit ng babaeng iyon. Pero Mama, pero Francesco, hindi ka dapat basta-bastang mawawala sa iyong sarili sa tuwing makakakita ka ng isang bagay na hindi mo sinasang-ayunan. Kung gagawin mo iyan, hindi ka magiging masaya. Anong klaseng pamumuhay kaya yon? Pero Mama, tutol niya, nagtatrabaho siya sa araw ng Panginoon. Oh, at dahil pinutol mo ang lasong satin ng batang babae, naging banal ka na, sagot ng nanay niya, no? Hindi Mama, ngunit sinasaktan niya ang Diyos sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa Linggo. At sa pamamagitan ng pagsira sa laso na ibinigay sa kanya ng kanyang lola at paghagis ng kanyang damit sa lupa, kalugod-lugod ka kaya sa Diyos? Paano nito ipinapakita ang pag-ibig ng Diyos? Pinag-isipan yun ni Francesco ng saglit. Ang Diyos ay pag-ibig, ngunit siya rin ay katarungan. Hindi po ba? Lumambot ang mukha ni Mama Pepa at sinabi, tama ka Francesco, siyempre. Ang Diyos ay mapagmahal, ngunit makatarungan din. Ibinaon ni Francesco ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Paumanhin po kung binigo kita, Mama. Lumuhod si Mama Pepa sa tabi ng kanyang anak at hinawakan ang mga balikat nito. Francesco, tandaan mo ang ebanghelyo. Paano mo masasabi sa iyong kapatid? Halika't alisin mo ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo. Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo
ang puwing ng iyong kapatid. Mateo, Kapitulo 7, verso 4. Ang aking sariling mata, tanong ni Francesco, hindi mo mapangungunahan ang ginagawa ng ibang tao. Hindi mo mapipigilan ang mga batang iyon na lumapastangan at nagmura. Hindi mo mapipigilan si Andranela sa pananahi sa Linggo. Hindi mo mapipigilan ang mga kasalanan ng mundo. Isa lang ang magagawa mo. Hiniin niya ang kanyang darili sa dibdib ng bata. Ikaw lang ang may control sa sarili mo, Francesco. Ikaw lang ang kailangan mong pigilan. Manalangin, ihayag ang katotohanan ng may pag-iibig. Pagkatapos, ay ipabaya mo ang iba sa Diyos. Makalipas ang ilang oras, nakahiga si Francesco sa dilim, nakikinig sa paghilik ng kanyang kapatid at iniisip ang araw. Siya at si Michele ay natutulog sa isang maliit na silid sa gilid ng kusina na nagsasalo-salo ng kutso ng dayami sa isang magaspang nakahoy na kama. Ang tanging nakikita ni Francesco sa kanyang isipan ay ang galit sa mukha ni Andranella at ng kanyang ina. Umupo siya sa kama at tumingin sa labas ng bintana. Maliwalas at mabituin ang kalangitan na may gasuklay na buwan o crescent moon. Nakikita niya ang malawak na pastulan na nakalatag sa ibaba ng mga burol ng Pietrelcina. Tahimik ang mga bukirin sa ilalim ng mga nagbabantay na mga bituin. Paikot-ikot sa gilid ng bukid, tanaw niya ang maliit na kalsadang bato na patungo sa Piana Romana, ang pangalan ng bukid na pinaghirapan ng kanyang ama. Sa madilim na liwanag ng buwan, ang kalsada ay kumikinang na parang puting laso sa buong kanayunan. Napaisip si Francesco, ipinaaalala nito si Andranella. Bumangon siya mula sa kanyang kama at humiga sa sahig. Ipinatong ang kanyang ulo sa walang anuman kundi ang malamig na bato bilang gawa ng pagpipenitensya. Siya ay nagyakap sa kanyang sarili at nagsimulang ulitin, Panginoong Hesukristo, Anak ng Diyos, maawa ka sa akin na isang makasalanan. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw at sana'y naibigan po ninyo ito. At sana naman ay nakapulutan po din ninyo ng aral. Ang ating tema ay ang paglabag sa ikatlong utos ng Diyos na dapat nating igalang ang araw ng Linggo, ang araw ng pagpapahinga. Para sa inyong kaalaman, noong nagpakita ang Mahal na Birhen ng La Salette sa Fransya noong ika-19 na siglo, nagpakita siya sa dalawang bata at sinabi niya sa kanila na ang kinagagalit ng Diyos sa kanilang bayan ay ang pagmumura ng mga taong bayan doon at ang kanilang pagtatrabaho tuwing Linggo. Sa kasamaang palad, ito po ay nilalabag ngayon sa ating panahon. Kaya may punto si batang Padre Pio na si Francesco na magkaroon ng sama ng loob kay Andranella. Kaya lang lumabis siya at natama rin naman ang kanyang ina na pagsabihan siya. At sa bandang huli ay nagsisi naman si Francesco at sinabi niya, Panginoong Hesukristo, Anak ng Diyos, maawa ka sa akin na isang makasalanan. Kaya yan din dapat ang ating maging asal sa ating mga pagkakamali na dapat tayo ay magpakumbaba at aminin ang ating pagkakasala. At yan lang po ang aking nais ihatid sa inyo ngayong araw. At kung naibigan po ninyo ang ating istorya, mangyaring mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video nito. At para sa mga bagong tagapanood, huwag po kanyong kalimutang mag-subscribe. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.